feeling ko end na. Yun yung parang feeling ko. Nakikita ko pa ba sila sa kagad? Actually, aminin ko na habilin na ako. So, sinabi ko, ayun nga na. Mahal ko kayo. Mahal ko yung mga bata. Nagbibilin na ako, guys. Kasi alam ko wala. Alam mo yung parang gusto mong lumaban. Pero paano ka lalaban kung walang mag-a-admit sa'yo? Yun yung problema eh. Sabi ko, hindi ko alam kung makikita ko pa kayo again. Kaya kung hindi na, nasa US kayo. Sabi ko, welcome back to my channel. Sobrang na-miss ko kayo. Sobrang tagal naming walang video. And we finally decided to let you know, guys, what is really happening sa amin. No, bakit wala kaming video? Bakit di kami nag-update? Wala lahat. Bakit? As in zero. As in wala lahat. So, as you can see, ayan. Si husband, si Jet, si hubby ay naka-oxygen. Kasi he's still on his journey on recovering for COVID-19. Ayan, mga niskis, nag-positive kami. At first, kami lang dalawa ni Jet yung nag-positive for the virus. No, around March yan. Yun. Kasi guys, the reason why na hindi namin agad sinabi sa inyo is because we wanted to keep it as silent sana. Para hindi na, ayaw namin talagang gawing issue tong COVID. Saka para hindi na mag-cause ng panic. Ng pag-aalala kasi malala na talaga eh. Ayaw na namin makadagdag sa isipin nyo. Kaya lang kasi nagtatanong nasa si Doña Toyang, ganyan-ganyan. At tapos, saka ang tagal na we didn't expect na aabot ng halos 1 month. Mm-hmm. Tsaka kasi I think no, for the major reason na rin na talagang inano ko na rin to, para at least aware na rin kayo dun sa mga nakakapag may pinagdadaan ng katulad ko na, well, I think majority ng mga nagkaroon ng COVID sa nanonood ngayon ay mild ang symptom. Well, as for me, it turned out the other way. Kaya medyo pagpasensyahan nyo yun ako, medyo may pagka melchang ko po ang pagkakasalita ko ngayon. Ano po? May pagkamalumanay. So, ayun nga, no, kaya natagalan yung announcement namin kasi we didn't want to cause any panic, any pag-aalala sa inyo. Pero it turns out na almost 1 month na kami naka-quarantine. So, nagre-recover. Ako, tapos na ako. So, ito na ngayon nangyari, okay? So, ang positive talaga sa amin ito, para malinaw ang lahat, ang positive talaga sa amin dito, kaming dalawa. So, so nagtatanong ko, saan namin nakuha? Hindi na rin namin alam at ayaw na rin namin alamin. Parang hindi na rin talaga namin matrack kung saan. But anyway, we are, fortunately, we are able to, kung nagdaalala kayo doon sa mga bata, actually, to be honest, yung mga bata meron din. Kasi na-expose sila sa amin bago pa kami nakapagpa-test. So, we took it as a, ano na rin, positive, no? Ayun nga. So, at first, kami dalawa yung nag-positive. Tapos, right after that, nakaramdam kami ng symptoms. Kaya nagpa-swab kagad kami. Nung nag-positive kaming dalawa, nagpa-swab lahat ng tao dito sa bahay. Kasi, syempre, nung magkakasama kami dito, lahat merong exposure sa bawat isa, kaya nagpa-swab. So, ang nag-positive na sumunod is yung mga kids, syempre, no, close contact sa akin. At first, ako yun talaga nag-aalaga sa kanila. Kaya, nung nalaman namin na negative yung the rest ng aming family, nag-quarantine na kagad kami, nag-isolate kami dito kami sa bahay namin. Tapos, sila nanay, si mama, si Kuya Henry, tapos sila Kuya Undo, dun sila sa kabila. Tapos si Honhon din, positive. Oo, yun. So, kasi nahawa kay Cloudy. Kaya sila, dun lang kagad sila lahat sa kabila, no? Kaya don't worry about mama. Kasi si mama is doing okay. Hindi siya nahawa. Oo. Grabe, as in, buti talaga hindi siya nahawa. Talagang binabantayan namin up to now kung walang nagkakaroon ng symptoms sa kanila. Kasi meron late talaga yung symptoms eh. And hindi mo masasabi hanggat hindi mo nararamdaman na positive ka or meron kang virus. So anyway, ayun nga, no, na nag-positive kami, nag-quarantine kami dito. It's supposed to be just a 14 days quarantine. Ganun kasi talaga yun ang cycle nun, mga ningskis, no?
once na nagpa-test ka, okay, a day before lumabas yung result mo, kung kinuha nyo yung 24 hours, within 24 hours na pag-test, take it as day 1 yung mismong sinuwag kayo. Yun na yung pinaka-day 1 nyo. So, from there, mag-start kayo counting to 14 days. Matic yun, guys. Once you reach the 14 days, basta hindi kayo nagkaroon ng iba pang sakit, no, cleared na kayo. So, it was supposed to be just a 14 days quarantine, which we did. So, matatapos na sana, actually, ako tapos na. Matatapos na sana kaming dalawa, but on the pang, ano, no, pang 15th day naming dalawa, doon lumabas yung symptoms niya. Wala siyang nararamdaman na symptoms. Ako, at first, nawalan kagad ako ng pang-amoy at saka pang-lasa. Tapos, sinipon ako. Sinipon ako for 3 nights. And then, nawalan ako ng pang-amoy pang-lasa for 6 days. Yun kagad yun. Pero, okay ako lahat. Hindi ako hiningal, hindi ako nag-diarrhea. Yun lang talaga yung symptoms ko. Then, the kids, nag-diarrhea sila. Si Sky, just pure diarrhea. Si Cloudy, diarrhea with occasional cough. Yun lang. So, si Hon-Hon, ano? Boost lang na, si Hon-Hon, ano? Tinirang kaso 2 araw. O, yun. Si Hon-Hon, tinirang kaso 2 araw. Plus, sinipon. Nawalan din siya ng panlasa, pang amoy for like, siguro mga 4 days or 5 days lang. So, during that time na nagre-recover kami, na quarantine kami, yung medicine, wala kami medicine pa lang tinitake, no? Yung vitamins namin, plus yung mga supplements, mga fresh juice, fresh vegetable juice, ayan, mga fruit, mga food intake, triple lahat, as in, tapos more rest. So, si Jet, during that time, ano siya, hayahay siya, wala siya nararamdaman, nood lang siya ng Netflix, cellphone lang siya ng cellphone, but comes the 15th day, ayan na. So, guys, mapapanood niyo dito sa mga susunod na scene na to. Hindi ko na kasi napar, kasi nga parang wala naman talaga akong planong vlog tong mga pangyayari tong sa akin. Kaya lang, yung first, second, third, fourth, fifth day ay talagang very ano pa sa akin yun. Parang okay lang. Parang okay lang. Nung pumalo na yung sixth and seventh, eto na. So, parang doon lang naging serious yung parang mga aganapan. Kaya, guys, ayan, panoorin nyo na lang, guys. We hope by doing this video is to raise awareness and to keep us a reminder sa inyo, guys, na mag-iingat kayo palagi. And also, guys, doon sa mga nanonood na huwag kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa rin pag-asa. Alam ko, medyo huwag kayong maumay sa akin dito sa vlog na to, ha. The majority ng mga mapapanood nyo, puro mukha ko. Pero kasi I want to establish yung experience. Oo, yung experience. Para makita nyo kung ano yung pinagdadaanan ko. What we do, what she did. No, para hindi ka lang pala. Kung sakali man meron kayo, now you're watching, hindi kayo nag-iisip. Kaya niya. Lalo kaya niya. O, kasi munti ka niya. Alam nyo, nandun na talaga yung naghabili na ako, eh. At saka, importante din mga ninskis, ano, na-realize din namin nung nagkaroon kami nito, na parang ang hirap i-filter kung sino yung mga pagsasabihan mo. Kasi at first, we don't want to let our close friend na nagkaroon kami, kasi para hindi na rin sila mapraning. Pero na-realize ko na parang we really need someone na mag-a-assist din sa amin, kasi ano man mangyari, merong from outside world, no, na pwedeng gumawa ng paraan kung sakaling hindi na kami makontak, hindi na kami sumasagot, or nahihirapan na talaga kami. Kasi importante yun, importanteng merong nag-check sa inyo from outside world. Dapat alam nyo kung sino yung mga tatawagan nyo, yung mga hotlines from, ano tawag doon? Yun. Yung mga COVID hotlines, ayan. COVID response team hotlines. Tapos yung mga friends nyo, piliin nyo lang talaga kung sino yung pagsasabihan nyo na maaasahan nyo, hindi kayo i-judge. Yung mga friends nyo na alam nyo talagang genuine yung concern sa inyo, na hindi lang mangangamusta just so you know nangamusta, pero yung nangangamusta talaga kasi gusto talagang malaman kung ano yung kalagayan nyo at the moment. So, importante yun, kasi ano man yung mangyari sa loob ng bahay, sila yung kikilos from outside world to help you guys. So, importante na you let someone from the outside world know what is happening with you. Or if you caught the virus, let them know na you are experiencing these things, para kung ano man, di ba? They can help you, they will send help. Tsaka, ayun, mga ninskis, no, mag-iingat kayo palagi.
Yeah. So again, guys, thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, and share this video para doon sa iba natin mga viewers na may mga pinagdadaan katulad namin. So, thank you so much, and we'll see you again on this next video. So, on to this clip. Hi, guys. So, update ko kayo lang. No? Sabihin ko lang kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Today is my 7th day ng battle COVID pneumonia due to COVID. Pero, part of COVID, pero not entirely about because of COVID. Parang, how to easily explain, I already cleared out my quarantine. So, as my doctor explained to me, na, and yung may mga pinagtanungan din ako mga doctors, na ano, it could have been na, during the time na nagkaroon ako ng infection, I was asymptomatic for, ano, for the whole time. And then suddenly, nung tapos na yung, umalis na yung virus, napagod siguro yung immune system ko to fight COVID. So, there was secondary infection. Bumaba yung immune system ko. So, may mga pumasok na yung bagong, mga, issue, which is, eto nga, pneumonia. Which I didn't know, kagabi ko lang nalaman, ikikwento ko rin sa inyo. So, Monday, medyo na nakaramdam ako ng kati ng lalamunan and stuff. Tuesday, nagkaroon ako ng chill. Wednesday, nagkaroon ako ng paghirap sa, ano, medyo parang nagsiswell. Ay, hindi swell. Parang medyo sensitive yung lungs ko. Ganun. May feeling na ganun. Pero, yun. Medyo nilalagnat. On and off. Ganyan. So, akala ko mawawala after third day. Pero pag yung fourth day, there was a bit of cough. So, I said, shit, COVID to. Parang ganun. Kasi, tapos ko na yung period. Pero, bakit parang yung symptoms ko ng COVID, parang dito pa lang nag-i-start. Parang ganun. So, it weirded me out, no? Anyway, to make it short, nahirapan akong huminga on my hindi naman nahirapan. Magpabili ako ng oximeter sa nung Thursday to check my oxygen level. And thank goodness that time, I was around 96, 97 pa nung Monday. Nung Thursday. Tapos, down nung hapon, medyo iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, bakit parang iba na naman yung feeling ko. Ganyan, nag-chill na naman ako. Tapos, medyo na akong kinakoff, ganyan. And, yun, medyo hirap na akong matulog. Yun yung problema ko sa lahat, yung tulog. Kasi, pag mayroon kang hirap sa paghinga, it's hard for you to get some sleep. Yun talaga yung problema. And then, yun, nung 6th, which was yesterday, feeling ko end na. Yun yung parang feeling ko, nakikita ko pa ba sila sky? Ganun. Actually, kahapon, okay pa yung hinga ko. Nasa 94 pa yung oxygen level ko. Kaya lang, parang may nararamdaman akong umaano dito, tumutusok, ganyan, or pumapalo. Sabi ko, ba't ganun? Hindi tama to. Tsaka pag umuubo ako, ano, medyo matigas. Tapos, nilagnat. So, sabi ko, okay ang oxygen levels ko pa. Pero, parang ang feeling ko, may infection sa baga. So, it could be pneumonia. And yun lang naman yun eh. So, nag-worry na ako. Kasi ayoko mag-progress into full-blown pneumonia na too late na. So, I decided yesterday to, sabi ko kay Nins, Nins, magpapa-admit na ako sa hospital kasi gusto kong sorry ya, please bear with me, pinatry ko i-peace yung mga situation. Sige, okay, hinga, isip. Okay, so
dumating nga po yung point na kinausap ko siya, sabi ko, Nins, tawag ka ng doktor, yung doktor natin sa pool mo. Tapos ask mo kung ano dapat gawin. So sabi no doktor, mag-x-ray daw. So we had an x-ray dito sa favorite na hospital namin, PGMC. Shout out sa PGMC. Pagtungtong namin dun sa ano, sa x-ray, ay di pa pala, from bahay, papunta na kami sa hospital. Nagulat ako kasi sobrang daming ambulansya. Like, papunta pa lang, 12 na yung nakikita ko. So talagang na-weirded out ako. Sabi ko, bakit ganito, baka lala. Tapos sabi ko kay Nins, tanong mo kung merong ano, clinic or may bed space pa sa hospital. And it turns out, 100% full capacity. So medyo na-wind down ako kasi halos lahat ng tinawagan naming hospital, full capacity sila. Backwards lang tayo ng konti bago pala kami umalis. Nakalimutan ko, bago kami umalis, nag-usap kami ni Ninya. Sabi ko kay Nins, actually, aminin ko na habili na ako. Kasi nga, alam ko na yung mga senaryo na ganyan ni. Pasok ka sa ospital, hindi mo sila makikita. Malalaman mo kung buhay sila sa dulo o hindi. Usually ganun, di ba? So, naghabili na ako kay Ninya na kung ano man mangyari, sabi ko, bahala na siya sa mga bata. Una, positive pa siya. Sabi ko, hindi natin alam kung ano yung ending kasi ang hirap nga pag nandun ka sa situation na ganito. Parang you don't know the end. Hindi mo kontrolado yung ending eh. So might as well gawin mo na ngayon kaysa hindi mo nagawa, magre-regret ka na, shit, sana pala sinabi mo, sana pala ganito. So sinabi ko kay Ninya na mahal ko kayo, mahal ko yung mga bata. Ayun. Tapos, thank God, tumawag yung, alam nyo, maraming salamat dun sa mga kaibigan namin na laging nag-check kung okay lang kami. Kasi talagang, ang laking bagay ng suporta ninyo. Yung mga kaibigan namin na talagang nandyan, na nagtanong kung okay lang ba kami, ganun. Tapos, tinawagan ko na yung mga kaibigan kong iba na parang, tinanong ko na yung mga kaibigan ko na yun, kung may kilala silang ospital, ganyan, ganito, ganyan. So they tried to help, ganyan. Tapos pag uwi sa bahay, edi after nun, nag-message na ako dun sa ate ko. Kasi nagbibilin na ako, guys. Kasi alam ko wala, alam mo yung parang gusto mong lumaban, pero paano ka lalaban kung walang mag-a-admit sa'yo? Yun yung problema eh. So, nag-message ako dun sa kapatid ko. Nagbili na ako dun sa kaibigan ko, mga kaibigan ko. Tinawagan ko na sila isa-isa. So, sabi ko, bahala na kayo sa mga bata. Bahala na kayo, ganyan. Tapos, yung message ko yung ate ko, sabi ko, ate, sabi ko, sorry, hindi ko na yung ibilalagay yung detalye. Pero ayun, sabi ko, hindi ko alam kung makakayanan ko ba to or malalagpasan ko ba to kasi walang hospital gusto mag-admit. Full bed lahat. So sabi ko, paano na? Sabi ko, hindi ko alam kung makikita ko pa kayo again. Kaya kung hindi na, nasa US kayo, sabi mo kay mama, sorry. Eh ate, ganyan, pasensya na sa malitan natin, ganyan. Sabi ko, bahala ka na sa mga bata kila Ninya. Sobrang takot ako noon. Helpless, hopeless, nandun na lahat. Nandun na lahat. Tapos afternoon, nagkausap kami ni Ninya sa sasakyan.
Iyak ako, sabi ko, bahala ka sa mga bata, di ko alam talaga. Iyak na rin sa doon ko na nakita siyang umiyak. Kasi alam niya rin talagang wala na siyang magawa. Talaga sabi ko, Padre Pio, alam ko hindi mo ko mababayaan. Talaga yung kapit ko sa iyo matagal na, sabi ko. Anyway, nag-consult ako online kasi yung ate ko nakahanap ng doktor na mag-check sa pulmo mo online. Kasi nakuha namin yung film card. So, yun nga, in-explain sa akin. Hindi ko na rin i-detalye yung explanation ng doktor, ha? Kasi iba-iba kasi yung case. I don't wanna miss, baka maya kasi gayahin ninyo or something. Always go to the doctor first. Hindi lahat ng situation katulad sa akin. Kasi akin is different. Ano yun yung acne. Very rare yung situation ko. Kasi tapos ko na yung, na-clear ko na yung 14 days ko na quarantine. So supposedly clear na ako dapat yun. Kaya na-explain ko na kanina. Anyway, bigyan ako ng reseta. Tapos nagpabili kagad ako. Tapos kagabi, pag inom ko, kasi problema ko talaga pag tulog. Yun natin yung pinakamasarap na tulog ko sa buhay ko. Tapos, pagod na pagod ako. Alam mo yung ramdam ko yung pagod. So, nakahiga ako. Tapos, nag-rogi ako sa gamot. Tapos, talagang grogi ako. Tapos, higa ako ganyan. Tapos, parang akong lata-lata. Tapos, for the whole night, talagang nag-sweat ako. As in, full sweat. Siguro, 4 beses ako nagpalit ng damit. Sa sando, ay, towel, mga 5 or 6 yung nagamit ko the whole duration ng pagtulog ko. Then pagising ko kaninang umaga, today is my 7th day, I'm feeling much better. So far, simula nung umaga, wala akong lagnat, ngayon lang mga around 8. Medyo may konting sila, pero dahil nga magsisimula na ulit yung second batch ko ng inom. So, ayun na. Medyo mas nakakahinga ako ng malali, mas lumuwag. Tapos, nagulat ako kasi yung sa oximeter ko, 94 yung range ko madalas. Dahil may infection, that's still acceptable. Pero kasi, hindi ka bumaba dapat sa 92 sa oximeter. So, kanina pag-check ko, the latest is 96. Ayun. So, thank God, it's getting better. So, I hope it still gets better every day. Na I don't need to go to the hospital anymore. And I pray na sana malagpasan ko to. Tapos kanina, kausap ko yung anak ko. Nausap ko na si Sky. Kung ano yung nangyayari. Para naiintindihan niya. Laban si Papa, ha? Sabi ko, Ang hirap. Okay. Don't worry, guys. Sila mama nandun sa kabila. Lahat ng mga hiris nandun sa kabila. Update ko kayo tomorrow kung ano yung susunod na mangyayari. Good morning, guys. Today is my 8th day ng quarantine sa bahay. Today, nag-i-steam ako. Yan ang aking steamer ngayon. Actually, pang mukha talaga yan eh. Tapos, nag-ano ako ngayon, nag-hot tea. Morning, hot lemon tea. Malaking bagay yung steam, lalo na dun sa cough ko. Kasi kahit na uminom ako ng Solnius, talagang kailangan kong umubo para lang ma-compensate yung ano yung kate or yung dito na parang may problema na hindi ko maintindihan. Nakakahinga naman ako. Nakakahinga. Medyo hinahapo. Yun yung parang hinihingal, madalas hinihingalin. Masarap mag
inhale at mag-tea kasi talagang nakakatulong din yun, guys. You know. Warm tea in the morning and then steam in the morning. It helps you. Kaya no, kita nyo medyo nung isang araw putlang-putla na ako. So, I'll check up with you guys in a bit. Mag-a-update ako sa inyo. Feeling better. Mamaya, ano naman, mag-nebulize naman. Sabi ni Doc, every 4 hours, ha? Huh? I'll get the solution. Diyan ka lang, okay ka na? Mamaya ka pa naman ulit mag-medso, 11:51 pa. Nagugutom ka ba? Busog ka pa. Kasi gusto ko sanang matulog. Tulog ka na. Kaya lang, pag natulog ako, hindi pa ako nakakakain. So hindi ano, mag-lunch ka na? Oo, mag-lunch na ako dito. Mag-ano ko dito? Dinner, ay, lunch, by the table. By the table. Sa bed. Bed. Ewan ko sa'yo, dami mong achiche. Love you. I love you.